hindi pa handa sa total ban sa alak at sigarilyo ayon sa economic cluster ng Malacañang. Alamin natin kung bakit sa report ni Vic Suminta. Aminado ang Malacañang na hindi pa handa ang Pilipinas para tuluyang magpatupad ng total ban sa mga alak at sigarilyo. Ito ang inihayag ng economic cluster ni Pangulong Duterte sa economic briefing sa Malacañang, kasunod ng panukalang pagtataas ng sin taxes, ubuwis sa tobacco at liquor products na gagamitin sa healthcare system sa bansa. Sinabi ni Health Undersecretary Eric Domingo, kung Department of Health o DOH lamang ang masusunod, pabor silang tuluyang ipagbawal ang produksyon at pagbebenta ng mga alak at sigarilyo. Ayon kay Domingo, may mga trade laws sa ngayon na balakid sa pagpapatupad ng total tobacco at liquor ban, kaya win-win solution ang pagtataas na lamang sa buwis ng mga nasabing produkto. Inihayag pa ng DOH sa pamagitan ng pagtataas ng buwis ng alak at sigarilyo, madidiscourage ang publiko, lalo ang mga kabataan, sa pagbili at pagkonsumo ng alak at sigarilyo, habang tumataas din ang nakokolektang buwis ng pamahalaan na siya namang gagamitin sa healthcare program ng Administrasyong Duterte. Inihayag pa ng DOH na ang naturang makukolektang buwis ay pakikinabangan ng publiko. Talaga pong dalawa, no? Ito win-win solution po ito. Kasi talagang nakita natin sa buong mundo po, kapag tumaas talaga ang buwis ng tabako, nababawasan po talaga ang smokers, lalong-lalo na sa kabataan, hindi na nila napipick up yung habit, at saka yung mga mahihirap, sila yung unang-unang nagkikwit. So talagang may health benefit siya. Talaga pong bababa ang prevalence at numero ng mga bilang ng naninigarilyo at saka umiinom pag tumataas ang buwis. Ngayon, since hindi naman kasi siya completely bawal na produkto, no, pag po tumaas ang buwis sa kanya, kahit po kumonti ang ating daang gumagamit sa kanya, yung buwis na nakokollect natin tumataas din. At ang Pilipinas po, isang malaking ehemplo sa buong mundo kung saan ang sin taxes ay pumupunta po sa kalusugan. We are a good example. Marami pong gumagayang bansa. Nauna po tayo dito eh. Yung sin tax po kasi sa Pilipinas, pag tumaas po yung incremental na increase po ng buwis sa sigarilyo, tsaka sa alcohol, 85% po nun napupunta sa ating health system. So pag tumaas din po yung collection nun, nababawasan na yung may sakit, nababawasan yung naninigarilyo at nagkagagastusan po natin. Pero lumalaki rin po yung pondo natin na magagamit natin for iba pong mga services natin. So talaga pong para sa amin, win-win siya, no? Para sa Department of Health. Vic Sumintak, Eagle News, IM 1 with 25. Purpose.